Guys, ito na yung ating bok choy na inilagay natin sa lagay ng itlog. Yan. Ngayon, gumawa tayo ng recycled na bottle. Yan, no? Empty bottle. Tapos hinati ko sa gitna at itatransfer natin yung ating bok choy. Ngayon guys, itatransfer natin. Ilagyan natin ng mga hole. Ayan. Para dito natin ililipat yung ating bok choy. Tapos atin lang papaarawan at ating titiligan. Buhay na yung ating bok choy. Ayan guys. Medyo madami ito. Naghahanap pa ako ng empty bottle. Para mailipat natin to lahat. Okay. O ayan. Wait natin. Itatransfer natin dito. Ito. O para-paraan na lang. Tinatanggal ko siya dito isa-isa. Ayan. Tapos inililipat ko siya dito. Ayan. Abangan natin ha. Ito ay mga 2 weeks eh. 2 weeks pa lang itong bok choy natin. Running for 3 weeks na pala. Okay? Lilipat natin dito. Wait nyo ha. Ito guys, yung ating kinuha at itatransfer natin dito. Bukasan natin yung lupa natin. Buhay na siya guys. Ano na lang natin to. Susuportahan na lang. Hindi ko alam kung paano pagtatanim nito eh, kung isa-isa o ano. Ayan lang guys. So, nagawa na natin. I-transfer na natin yung ating bok choy. Ito na guys. Didiligan na lang natin. Ayan. So, yung ginawa natin na recycle na ano, binutasan natin to sa ilalim. Hindi ko na naipakita sa inyo. Yun na may mga butas. Nakita nyo? May mga butas sa ilalim. So, pag diniligan natin, dito naman siya may iwan yung tubig. Ayan. Ngayon ay titiligan natin. Okay guys, wait lang. Na-transfer na natin. Tapos na tayo mag-transfer ng ating bok choy. Ayan. Ngayon ay atin ang didiligan. Okay, so recycle bottle lang din tayo. Dahan-dahan natin didiligan. Basahin natin yung kanyang lupa. Dahan-dahan lang natin didiligan dahil baka maputol yung ating gulay. Ayan, basa na. Okay. Ayan na. Ayan. Nung itinanim natin itong bok choy, ngayon yung lagayan na itlog na karton. Tapos nung nabuhay na, after a week, ay naghanap tayo ng ating empty bottle. Ito, empty bottle ng soft drinks. Tapos, inopen ko dito sa ibabaw. Ayan. Iligyan ko ng marker para maging pantay. Ayan. Tapos, yung natirang kinat ko sa ilalim, dito sa ibabaw, yun naman ang ginawa kong pang ilalim. Ayan o. Ginamitan ko siya ng pang ilalim. Tapos, binutasan ko siya sa ilalim. Ayun, no, makikita nyo may mga butas. Ayan, may mga butas sa ilalim. Para yung tubig, pag diniligang ko ay hindi matatapon. Dahil nakakasira ng kahoy. Okay. Ngayon, ito na yung bok choy. Buhay na at hihintayin na lamang natin itong lumaki. At sana ay siya ay lumaki kaagad. Para magulay natin. O, yun ang update ko sa aking bok choy. During lockdown,
ay nakapagtanim tayo ng bok choy. So, yan lamang guys. Sana ay nagustuhan nyo ang aking bok choy na gulay. Siyempre, salamat sa inyong panonood at pag-aabang kung anong kakalabasan ng ating tanim na bok choy. Yan lamang. Thank you so much guys for watching. See you again. Bye!